Okay, welcome back sa Data Communication and Networking 2 lesson, second lesson natin sa for the final, no? Final term, DCN2 subject. So, ang didiscussin natin ngayon yung NAT, Network Address Translation for IPv4. Ang objectives natin is to know more about NAT concepts, to be familiar with NAT types, to know how to configure different NAT implementations, and to have some tips in NAT implementations. Now, some of the main uses for NAT include translation of non-unique addresses into unique addresses when accessing the internet, translation of addresses when transitioning internet addresses from one address range into another. This is common when organization addresses with the company is being changed. When simple TCP load sharing is required across many IP hosts. So, yung IP address kasi, meron kasi tinatawag na local at global, no? Global IP address. Iba yung IP address natin sa loob nito, no? For example, yung IP address nitong laptop na to na na-connect sa local area network ng school. Pag lumabas ito sa ating network, no? Local area network, iba na yung kanyang tina-translate ito ni NAT. Iba na yung kanyang address. Okay? Matetest nyo yan pag pumunta kayo dito sa Google at i-type nyo na my external internet address, IP address. So, bibigay yun ni Google, no? Nalalaman niya yun, no? Yung na-translation ng address ng device. Kapag daw non-unique, si NAT ang nag-handle, no? No? Tina-translate niya sa into unique addresses. Kaya yung internet address naman is magbabago tayo ng range, no? From one address range to another, no, lilipat tayo ng range. Yung katulad ng example ko doon sa first video, no? Yung mga IP addresses, merong range yun, no? Kapag lumipat tayo sa another range, which is kalimitan sa malalaking organization, no? So, sinat din yung nag-handle, no? Sinat yung ating i-configure. Next na condition is when simple TCP load sharing is required across many TP hosts. Yung TCP IP protocol natin, no? Yung suit natin, yun yung transmission control protocol, ibig sabihin. No? So, ito rin ang nag-handle ng IP address, no? Siya yung means natin para makapag-connect, no, sa internet. Okay? Kapag daw yung simple TCP na load sharing ay required, no, sa maraming IP host, ibig sabihin yung host ay client, no? Yan, kailangan na natin ng NAT. So, there are a couple of main concepts that also must be reviewed and understood before configuring NAT. Number one is yung inside and outside addresses. Yun yung sinasabi ko kanina, yung internal at saka external, no, IP address. And then, kung anong NAT types. In typical NAT configurations, interfaces are placed into one of the two categories or locations, no, inside or outside. Inside indicates traffic that is coming from within the organizational network. So, sa loob lang natin, no, loob ng ating organization. And then, outside is yung nasa labas na ng local area network natin, no? Indicates traffic that is coming from the external network that is outside the organizational network. Kaya ano yung advantages ng NAT? The main advantage is that can prevent depletion of IPv4 addresses. So, with the translation of IP addresses, may iwasan natin yung depletion, no? Ibig sabihin yung pagkaubos nung mga IP addresses na kailangan, no, na i-allocate sa mga devices, no, kasi through certain algorithm yung NAT, no, ay nakagawa siya ng different combination, different range, no, ng translation ng mga IP addresses. Then NAT can provide additional layer of security by making the origin source and destination addresses hidden, no. Pwede niya itago yung mga IP addresses, no, sa kanyang network, no, sa kanyang layer. So NAT also provides increased flexibility when connecting to the public internet, and NAT allows to use your own private IPv4 addressing system, prevent internal address changes if you change the service provider. So kaya niyang i-retain, no, yung iyong IP addresses kung gusto mo, kung gusto ng company, no, organization, kung sakali magpalit sila ng ISP, no, yung internet service provider. And disadvantage lang is si NAT is a processor and memory source, no, kasi nga ay meron siyang algorithm, yun, nagpa-process siya, eh. So gumagamit siya ng maraming memory, okay? So yung memory noon makaka-apekto, no, yung ginagamit niyang memory hindi maging available, no. So, makakabagal siya at kukonsume siya ng mga resources. Next, it can cause delay sa IPv4 communication, can cause loss of end
device to end device IP traceability, kasi pwede nga tinatago nga niya yung mga IP addresses. Some technologies and network application will not function as expected in a not configured network. So yung meron siyang problema sa compatibility. So we have types of NATs. We have static address translation, dynamic address translation, overloading or port address translation. Sa static, this type of NAT is used when a single inside address needs to be translated. So isang client lang. Sa dynamic naman, it is used when inside address needs to be translated into an outside pool of addresses or vice versa. Kapag maraming addresses, ibig sabihin maraming client, no? So dynamic ang ginagamit natin. Yung overloading naman, this type NAT is a variation of dynamic NAT. With dynamic NAT, there is one to one relationship between inside and outside if the address pool is never exhausted. Traffic from the next address request translation will be dropped. With overloading, instead of a one-to-one relationship, traffic is translated and given a specific outside port number to communicate with. In this situation, many internal hosts can be using the same outside address while utilizing different port numbers. So, yung isa, overloading, gumagamit siya ng port number, no? Kahit pare-pareho sila ng IP addresses, gumagamit naman siya ng different port numbers. Pero yung sa dynamic NAT, hindi niya ginagamit yung port address. So ito yung example ng configuration ng static NAT, no? So from IP source, yung SRCI source, yung IP DSTI destination, no? So ito yung ating source, one client, static, sabi natin, di ba? One single address to be translated. Two, ito yung ating source, 172.16.0.5. Itatranslate natin sa IP source, 10.16.0.5, para marating niya yung destination na 10.0.0.100. Okay? So, punta tayo sa, para ma-configure siya, punta tayo sa CRI, no? Dun sa Cisco router interface. Itatype natin to, IP natin side source static, no? Yan yung format ng command. And then i-apply natin sa inside internet address and then also sa outside, no? So alam niyo naman to, interface 01, interface 00. Yan yung ginagamit natin doon sa ating example before, no, doon sa data communication 1, no, sa packet tracer. So ito yung 00, ito yung 01, ito yung outside, ito yung inside. Okay? So, pag na-type natin to, apply natin dito sa inside at sa outside. Next, ito yung example. Ito yung ng test. No? Ito yung example ng test. So, kapag walang traffic, ito. Walang outside global, walang outside local. Okay? Pero pag may traffic na, makita na natin yung translation. No? Nung ating inside local, outside local. Yan, translate na niya, di ba? Next, we have the dynamic, no? Sabi natin dynamic, maramihan, no? Yung pool of addresses. So, ito marami. So, ito yung pool of addresses niya. 172.16.0.1-14. Ibig sabihin, 1 hanggang 14 yung ating addresses na i-translate into 1 to 6, no? Para ma-reach niya yung 100 na server. Okay? So, ito yung mga commands na itatype natin. At ito yung i-apply natin dito sa inside and then outside, no? The same with static but with different sets of command, no? So meron tayong IP access list kasi pull up ano tayo eh, yung listahan ng maraming addresses eh. Next we have the dynamic configuration test. So ito yung result, no, kapag merong traffic na nang ginagamit na may mga nagko-connect na dun sa server. So nakita niyo ito yung inside local, outside local, converted na o translated na yung ating IP addresses, yung list, no? Take note, if a new packet arrives from a net from yet another inside host and it needs a net entry but all of the pooled IP addresses are in use, then the router simply discards the packet. So, pag may na-receive pang packet at puno na yung ating pool of addresses, yan, i-discard na yung, i-drop na ni router. Okay, ito naman yung example natin, static file configuration. First, ito yung services, no? Sa example na to, ito yung mga services na ginagamit currently ng client, okay? Itong web server natin is listening to TCP port 80, no? So, ibig sabihin ng PAT kasi ay port address translation. So, ito, naka-focus ito sa port, no? So, gagamit tayo ng port 80 para sa web server. Ibig sabihin sa pag-access ng web, si port 18 ginagamit. Sa SSH server, ay port 22. Yung SSH server, yan ay security server, no? Security Shell Protocol.
So, yan ay added security dun sa ating network connection. So, gamit niya is port 22. At siya ay listening or the server response to the public address 888. Ito yung gumagamit. Ito yung client, no? So, makikita natin yung kanyang figure na to. Sa figure na to, yung kanyang translation. Okay? So, ito yung ating server, web server pa na mayroong port 80. Ito. And then, destination niya ay 172. Okay? And then, ito yung ating SSH server. Ang TCP port address niya ay 22. Okay? Port number 22. And then, ito yung translation, no? Yung client, no? Naka-connect. Ito yung source kasi. Source. Ito yung destination. So, ito naman yung command pagdating sa CRI. Ito yung command na itatype natin. And then, i-apply natin dito sa not inside, not outside. The web server responds on TCP ports 80 on the outside interface. And the SSH server naman responds on TCP port 666. So, magkapareho sila ng IP address. But, they have different port address or port number. So, ito yung static path configuration test natin. Wala pang traffic. Ito naman yung may traffic na. Next, we have the path not overload. From multiple clients to a cloud of connections, ibig sabihin yung internet. So, wala tayong destination kasi any client, any server, no, ang ating i-access, no, na sa public tayo, public connections. So, yung source natin is from 0 to 24, ito yon, yung kanyang mga list of pool of addresses. At yung ating source, conversion, yung translation natin ay 888. So, wala tayong destination. So, ito yung command natin for the overloading. And ito naman yung sa translation. Ilalagay natin kung ano yung itatranslate. And then yung application dito sa inside, application sa outside. At ito yung test natin kapag may traffic. Makikita nyo dyan yung different, no, translation. Pero with the same, with ito, the same IP but the same port number dun sa outside and global and local. TCP load balancing configuration enables ability to assign a single outside address that is translated in the pool. So sa second video, explain natin yung details nito.